Sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back to yet another, not just photo, also video. Para fair sa inyong lahat, this B-roll sequence that you're about to see is definitely Daniel Schiffer inspired, Peter McKinnon inspired, James Matthews inspired, lahat na natin, John Santana inspired, Nut Lobete inspired. All of this is an inspiration sa lahat ng mga mga nagbe-video, mga nagpo-photo. Inspiration ang gawa ko sa lahat ng artists na to. Yun lang naman. Just to be clear. So, yeah. Panoorin na natin. At so ayun Martians, I hope you guys enjoyed that B-roll sequence and welcome back to another B-roll breakdown. Hopefully, syempre mamaya naman, ipapakita ko sa inyo onting photos I took after that shot, hindi mo mawala ang photos. And it's another business na we've successfully helped out. Una sa lahat, bago tayo gumawa ng mga gantong B-roll sequence, lagi natin siyang sinisimulan with a handy dandy, dito notebook, with just a handy shot list. Sinusulat ko lahat ng kailangan kong makuhanan para pagdating ko sa mismong shoot, hindi ako magagahol sa pag-iisip ano bang gagawin kong first shot. Ang shot list, Martians, ang pinaka-importanting dapat na ginagawa natin tuwing tayo ay gagawa ng B-roll sequence or ng film or kahit commercial man yan. It's the most basic aspect of making a video. So, una sa lahat, sa makikita nyo, ang B-roll sequence na to ay nag-start sa isang static shot lang na nagpasok ako ng simpleng zoom in effect at dinaan ko yung kutsilyo paharap para mag-mask in sa second shot natin, which is yung chopped onions and garlic ilalagay na sa pan. And ang ginawa ko doon ay nag-dolly out ako, then tilt down following yung garlic at onion pababa sa pan. And then pagkuha ng part na yun, biglang tilt down. Simple as that. Then third shot, since galing tayo sa tilt down dun sa shot natin from the previous one, is syempre ang first shot natin is magti-tilt down din. So tilting down papunta sa oven and then twist. Syempre pag hila ko pababang ganun sa camera, twist ko siya pa ganun para makuha yung motion na tinwist yung camera. May nag-PM. So after ng motion ng pag-twist, syempre simpleng hard cut lang naman sa pagbukas din ng gatas. Simpleng hawak, overhead shot, and then sunod sa twist. Yun. After getting that shot na tinitwist, pabukas yung gatas, is simpleng hard cut lang din galing sa box ng milk and then following the pouring or yung pag-pour ng gatas. Dolly out lang din. Simply also ending with a hard cut na binubuhos yung Parmesan cheese at sa editing nilagyan ko siya ng zoom in effect para magkaroon siya ng onting dating. Tandaan nyo dito Martians, pagdating sa mga gantong B-roll sequences din hindi kailangan ng flashy transitions. Pwede rin naman maglagay pero just like sa payo sa akin ng isa sa mga magagaling na food photographer na si Michelangelo, yung Instagram niya link down below, ang pinaka-advice niya sa akin pag gumagawa ng mga gantong sequences or pag yun, gumagawa ng simpleng food videos is ang bida is yung pagkain, hindi yung transition, hindi yung effects. After that, Parmesan shot, sliding the frame to the right, sasalubong siya sa dolly out pabukas ng sauce. So, simpleng nag-pull back ako dun sa sauce, revealing yung pag-tear ng sauce ng ganun. Maaaring may masasabi kayo, pwede nyo nang bukas ng other way or this way. Pero kasi, it's about also connecting the shots together. So, ganun ko siya ginawa. Nag-dolly out ako, kinonect ko. After that, nilagyan ko siya ulit ng tilt down. Binaba ko ulit siya pababa. Para naman sumunod din yung shot na nagpo-pour yung, simple lang, alam yun, nagpo-pour yung sauce dun sa pan ulit. Ganun lang siya kasimple. And after that shot, hard cut ulit sa pagbuhos ng tomato sauce sa giniling. And then sliding the frame up para ma-meet niya yung next shot natin, which is yung dolly-in pagbaba ng tray sa kitchen counter. Yun lang. Diba? So napapansin niyo so far matatapos na tayo sa B-roll sequence natin. And sobrang simple lang nung ginawa ko. Pero sobrang, para sa akin naman, satisfying shot.
so far na-satisfy yung ating client. So after pagbaba ng tray, is simpleng hard cut lang ulit papunta sa paglagay ng sauce dun sa clear pan, highlighting yung itsura sa ilalim. So nilagay ko yung camera ko sa ilalim, pinalagay ko yung giniling sa, yun, doon sa pan, para makita yung shot kung paano siya nilagay. And then, wide shot na hard cut ulit, pero ang ginawa ko this time, with me moving the camera over to the right, ginamit ko yung dingding para magamit ko siyang masking transition or simpleng crossfade lang naman. Kasi minsan yung mga gantong exit sa mga shot, pwede kang gumamit ng crossfade kahit hindi ka na magmask. Basta yung ending shot is black or white, gagana yung crossfade. Promise. Which leads us to the shot na galing sa queso, dolly out, following yung paglagay ng pasta dun sa pinaka-pan. And then after that, habang nagda-dolly out ako, or kasi ginawa ko dun dolly out, pinokus ko sa pasta nilagay, and then tilt down ulit. Pero ang ginawa ko sa tilt down, nilagay ko siya ng clockwise effect para sumalubong siya dun sa shot na dahan-dahan nilalagay yung pasta dun sa loob ng pan. After that shot, sliding to the right is yung shot na sinusundan ko yung paglagay naman ng sauce dahan-dahan, making sure na nasa gitna ng frame yung buhos ng sauce. Wala akong ginamit na anything special, just warp stabilizer. Tapos simpleng hard cut lang ulit sa pagkuha ng cheese grater, angat, and then slice yung cheese. Pero syempre naggumamit tayo ng onting speed ram para medyo bumagal, magkaroon ng onting effect. And then, para mas lalong ma-highlight yung shot na pag-grate ng cheese, pinasukan natin siya ng close up para makita talaga yung paglabas ng cheese. And just a few more shots, ending it with another hard cut ulit. Ilalagay na yung lasagna sa mismong oven tray, ending it out with a masking transition. Ito yung oven. Sinundan ko siya, simpleng dolly-in, gumamit ako ng dolly-in para i-follow siya, and then ginamit ko yung side ng oven para magmask to the final hero shot ng lasagna. At ganun lang siya kasimple. Maybe a pro tip galing sa akin, I know that yung mga sequences na ganito, like yung Daniel Schiffer style, yung uso ngayon, still, it's a tricky one. Hindi lagi nag-work ang flashy transitions. Minsan, mas nag-work ang hard cuts. Kasi, mas pleasing sa mata ng tao na nakikita nila naturally yung pagkain, yung... Yun, alam mo yun? Yun eh. Hindi naman to travel video para maging flashy ka sa transition. Simplihan mo lang din. At, make sure to keep the camera steady. Make it buttery smooth. Kahit 60 frames kaya yun. And by the way, yung nakita niyong footages today is still shot on the Sony a64 with the Sigma 16mm f1.4. Everything shot in 120 frames per second. And, gumamit ako ng ilaw, which is ring light yung ginamit namin, dahil tong ilaw ko hindi siya sufficient enough para mailawan yung set. And also just a few more tips, when it comes to making these types of B-roll sequences, make sure na nag-i-invest talaga kayo maigi sa lighting. Hindi ko naman sinabing bumili kayo, sinasabi ko lang na ilawan nyo siya maigi. Kasi nakikita ko sa iba, hindi nila iniilawan maigi. The more you light a subject, it stands out. Hindi lang syempre gagawin cinematic yung itsura. Still, mas clear, mas madali siyang panoorin sa mata ng mga tao. Kasi kadalasan din naman, ang mga nanonood sa atin, hindi lang videographers, professionals na makakapansin ng color grading mo, transitions mo, ng ilaw mo, simpleng tao lang din ang nanonood. So make sure to still keep it pleasing rather than keep it, you know, too flashy. Sometimes being too flashy, it ruins the output itself. At syempre sa inihintay niyong segment ng ating helping businesses grow na vlogs is, of course, the photos. What takes it away is the photos. And it's about to play again. Ito na yung photos. Oh wait, bago yung photos, sorry. Sound design muna. Ito yung sequence ng walang music. So yun, simple lang naman siya. Don't forget the sound design. It also plays a big part. And also, yung iba, huwag nyo naman masyadong gawing OA yung sound design. Simplihan nyo lang. The more simple, the better. It doesn't have to be complicated. It doesn't have to be OA. Pwede kayo maging OA, pero yung OA na simple lang din. Alam nyo yun? Sana nagigits nyo. Pero ito na yung pinunta nyo, yung photos. For real. Simple lang naman. Ito yun.
At so ayun, another successful business na naman ang natulungan natin, Martians. Honestly, last night I was listing down all these people na lumapit sa akin for, you know, helping their business via photos, logos. And so far, I've listed them down on this handy-dandy notebook, Blue's Clues. Marami-rami na sila. Halos 20 na yung natutulungan ko. Yung iba hindi pa sure, magpapadala pa lang. Yung iba nag-inquire pa lang. Pero, nakakatuwa. If you're ever, you're wondering, what's the reason I'm doing this for? Hindi lang syempre just the portfolio. I also care about helping these people out because I know that they have the potential to be someone or be something in this industry. Kasi eto lang naman yun, Martians. Sa ngayon, hindi pa tayo ganun kataas. That's the honest truth. Hindi pa tayo ganun kakilala. And what will happen if we try to reach yung mga businesses na mataas or, you know, we try to make something for them and then hindi naman din nila mapapansin. Ang pinakamagandang gawin ngayong pandemic is tulungan mo lang din yung mga kasing laki mo lang. Meaning, kung small creator ka, help the small business. Kasi yung mga small business na yan, sila lang din yung tataas someday. You just have to believe in them. You just have to choose them wisely. Kasi para sa akin lang naman, sa nakikita ko, hindi pa ako ganun kataas, pero sobrang sarap sa feeling na matulungan yung kapwa mo na business, na creator, na umangat. Yun lang yun. Providing these services for free, hindi naman siya offensive for a professional. Hindi naman, syempre, kailangan lagi may bayad. Minsan, kailangan mo rin i-consider. Kung kilala na, syempre, maningil ka. Pero kung literal na nagsisimula pa lang, ewan ko. Na-realize ko lang din talaga na kung ako yung may business na nagsisimula, yun, kailangan ko ng tulong. And kung wala akong budget, anong gagawin ko? Gagastos ako, diba? Or maghahagilap ako, or syempre, effortan ko. But you, as a creator, have that power to make something. And if you're only just using that for yourself, sige, may chance na sumikat ka, o hindi. Pero kasi minsan, hindi ka talaga ma-underrate ka talaga. Making this craft that you have, yun yung kapangyarihan mo. And sabi nga ni Uncle Ben, with great power comes with great responsibility. And that power, you can use it for good. Which is yung paggawa mo ng magandang photos, paggawa mo ng videos, i-offer mo ng libre sa kanila. Kasi sila lang din yung tataas someday. And knowing that tumaas sila, or someday nga, tumaas, mag-boom sila, they won't forget the help that you did for them. Yun lang yun. And someday, malalagay mo sa portfolio mo na isa ka sa mga nag-pioneer sa business na to, gumawa ng product photos nila. You know, you're still young. There's a lot to do. Despite me losing my job, still helping out these businesses, sobrang nakakawala ng stress knowing na na-please ko sila, natulungan ko sila, na-boost ko sila. At the moment, yun nga, hindi ko lang din iniisip ko ano yung payment. That doesn't matter. What matters is makita silang tumaas. Yun yung ultimate goal, Martians. Yun lang naman. Gusto ko lang i-share sa inyo, napaka-ikli lang naman. Pero sana umabot kayo sa segment ng video na to dahil kung out of this world ka, wag na wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to share this video to your friends if ever they want something free, like, you know, free product shoot, or they want something like professionally made. I've got links in the description down below to maybe inquire or something. Yeah. Meron pa tayong part 5, at part 6, part 7, plus part 8, part 9. Tuloy-tuloy lang to. I'll see you guys in the next vlog. Peace out. Hirap gawin dun eh. Ganda ng sunod. Sorry, di pa siya pag-pasta. Oo, yung paglatag na yun. Yung pinakamahirap gawin. Parang mapapabili talaga yung tao dito. Solid, solid. Galing mo, bro. Thank you. Salamat.